Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa banal na Quran, "Yu'til hikmata may yasha, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Makikita natin ang talatang ito sa Suratul Baqara sa ika-269 na talata. Ibig sabihin ng talatang ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ay higit na mainam ang tao na kapag siya ay natuto ng tinatawag na karunungan, hindi siya bastos sa kanyang pag-anyaya, hindi siya masakit mag-anyaya, hindi siya manginginsulto sa kanyang kapwa, na kahit nasabihin pa natin ng kanyang kapwa ay hindi mga Muslim o di kaya ay lumalabag sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, napakainam ang tao na ang kanyang pamamaraan ay mabuting pamamaraan. Yu'til hikmata may yasha, ibinibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipinagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala ang hikma, ang karunungan sa sino mang kanyang naisin. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, at ang sino mang pagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng hikma, pagkalooban ng karunungan, ang sino mang tao na bigyan ng karunungan, faqad utiya khairan katsira, na tiyak na siya ay nabigyan o siya ay napagkalooban khairan katsira, ng maraming mga kabutihan. Na makikita natin ang isang hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ay ang hadis na ito ay ipinag-utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tinatawag na pag-anyaya. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Balligu anni walau aya." Tingnan ninyo, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Ipahiwatig ninyo sa akin. Balligu anni, bagaman ito ang mapapag-usapan natin, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Ipahayag ninyo, balligu anni walau aya, na kahit na isang talata lamang. Walau ayatan kasiratan minal Quran aw minal ahadithin nabawiyah. Kahit na maikling talata lamang, ipinag-utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tayo ay magpahiwatig sa mga tao na kahit na isang talata lamang o kahit na isang hadith lamang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gayon man, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ay sa pamamagitan ng hadith na ito ay makikita natin ng ating mga kapatid na mga ulama, ang ating mga kapatid na mga ustaz o ang ating mga kapatid na mga duat, mga guru, sila ay nag-anyaya, sila ay naghahatid o nagpapahayag alang-alang sa kautusan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kahit ang mga ibang mga tao na sapat-sapat lang ang kanilang kaalaman, subalit sinisikap nila na kahit na isang talata lamang ay maipahatid nila sa kanilang kapwa, o di kaya ay kahit na isang hadith lamang. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, kung ikaw ay hindi nag-anyaya, ang daming mga pagsubok sa iyo. Subalit kapag sinubukan mo na pasukin ang pag-anyaya, kapag sinubukan mo na pasukin ang pagtuturo, mas marami pang mga pagsubok na darating sa iyo. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sinabi niya sa kanyang hadis, ayon sa naisalaysay ni Ama ni Hurayra, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Inna Allah ta'ala idha ahabba abadan ibtalahu." Katotohanan, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ang Allah subhanahu wa ta'ala, kapag nalulugdan niya ang kanyang alipin, ibtalahu, ibig sabihin ay bibigyan niya ng mga pagsubok. Si Shaytan, mga kapatid, na kahit saan tayo pumupunta, ay kung marami ang pamamaraan ng pag-anyaya natin, mga kapatid, marami din siyang pamamaraan kung paano niya papasukin ang tao. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa banal na Quran, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwun mubin." Huwag na huwag ninyong sundan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang yapak o ang mga yapak ni Satanas. "Innahu lakum aduwwun mubin." Katotohanan na siya ay lantad na inyong kaaway.
Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kaya alam natin ang ginagawa natin. Ano man ang mga bagay na mapapansin natin, ito ay lumilihis sa aral ng Islam. Mapapansin natin na ito ay kaugalian ni Satanas. Huwag na huwag natin itong gawin. Huwag nating sundan ang mga yapak ni Satanas dahil si Satanas ay lantad na kaaway natin. Nararapat na iwasan natin ang mga ganitong kaugalian na kung saan ay magbibigay tayo ng mga magagandang pananalita, magbibigay tayo ng mga matatamis na pananalita, lalo na sa ating mga kapatid na mga babae, na kapag mayroon tayong nakita na magandang larawan, kapag mayroon tayong nakita na babae na nagugustuhan natin, bibigyan na natin ng mga matatamis na pananalita at gagamitin na natin ang pangalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ano ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa minan nasi may yujibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Makikita natin ang talatang ito sa Suratul Baqara na ika-204 na talata. Wa minan nasi may yujibuka qawluhu fil hayati dunya. Mayroon sa mga tao, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, maaakit kanya sa kanyang pananalita. May yujibuka qawluhu, maaakit kanya sa kanyang pananalita. Fil hayati dunya, sa pamumuhay dito sa mundo. وَيَشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ, gagawin pa niyang witness ang Allah ang nasa kanyang puso. Ibig sabihin ay matatamis ng sobra-sobrang tamis ang kanyang pananalita hanggang sa gagamitin pa niya ang pangalan ng Allah. Gagawin pa niyang witness ang pangalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ, subalit siya naman, aladdul khisam, ay siya ang pinakamatinding kaaway. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ito ang pag-ingatan natin, dahil kapag nakarinig naman tayo ng advice sa ating kapwa, nasabihin ng ating kapwa, o aking kapatid, bakit mo ginagawa yan? O aking kapatid, bakit mo pinagsasabihan si ano? O aking kapatid, katakutan mo ang Allah. Pag pinagsabihan ka, pag binigyan ka ng advice, hindi mo tatanggapin ng advice. Ano ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng kadugtog ng talata? Wa idha qila lahu ittaqillaha akhadathu al-izzatu bil-ithm fahasbuhu jahannam namuwala bi'san mihad. Makikita natin ang talatang ito sa Suratul Baqara 206 na talata. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, wa idha qila lahu ittaqillaha akhadathu al-izzatu bil-ithm, kapag sinabi sa kanya, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, nakatakutan mo ang Allah, akhadathu al-izzatu bil-ithm, na siya ay madadala siya sa kanyang kayabangan, bil-ithm, na kung saan ay gagawa na siya ng mga gawain ng kasalanan, hindi siya makikinig ng advice, hindi niya siya susunod, at kung ano-ano na ang kanyang sasabihin. Kung ikaw ay magkamali, kung mayroong mag-advise sa iyo, pasalamat ka sa Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil mayroong nag-a-advise sa iyo. Subalit ang tao na hindi natatanggap ng advice, wa idha qila lahu ittaqillaha akhadathu al-izzatu bil-ithm, magyayabang na siya at gagawa na siya ng kasalanan, fahasbuhu jahannam wa labisal mihad, sapat na sa kanya, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahasbuhu jahannam, sapat na sa kanya ang impyerno. Sapat na sa kanya ang impyerno. Fahasbuhu jahannam wa labisal mihad, at higit na masamang hantungan, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum.